Okay, ipapaliwanag ko sa inyo ngayon kung paano ba tayo mag-o-open ng Learn account natin sa learn.depedmarikina.ph. So, una, mag-o-open tayo ng browser. So, ito, katulad dito, meron ako ditong Chrome, meron din akong Edge. So, kahit ano dyan, pwede kong gamitin. Kung meron kayong Mozilla or Opera, pwede rin yun. So, kahit anong browser, pwede. So, dito sa Chrome, dito ako mag-o-open. So, ito na siya. Nalagay ko dito sa taas, sa address bar, yung learn.depedmarikina.ph. So, i-click ko lang yan. So, dapat ganito ang lalabas sa kanya. Yan. So, yan po yung lalabas sa kanya. Makikita nyo dito, nangihingi siya ng username or yung email at saka yung password. So, dito po sa Marikina, meron tayong deped.marikina.ph o yung deped email na sarili na ginagamit. Ito po ay ibibigay o manggagaling sa mga advisor o sa teacher po ng mga bata. So, isa-send po ito isa-isa sa mga bata kasama po yung password nila dito po sa Learn. So, halimbawa, meron po tayo dito naka-prepare na isang depedmarikina.ph ng isang bata. So, ikakopy ko lang po ito. Lagay natin dito sa username. I-paste natin siya. And then, yung password niya. Copy and paste. And then, i-click po yung login. Okay. So, ganun lang po kadali mag-login. Ganun lang kadali mag-login sa learn.depedmarikina.ph. May makikita po kayo ditong may nagpapapa po dito isang box na parang magiging tour guide po ninyo kung paano nyo po gagamitin itong learn.depedmarikina.ph. So, yun lang po. Paano naman natin siya i-screenshot? Halimbawa, ay kailangan natin ng screenshot para katunayan na nakapag-login tayo dito sa ating Learn account. So, kung ang gamit ninyo ay na PC, katulad ko, so, meron tayo sa keyboard natin na nakalagay na print screen or PS. So, i-click po natin yun or mag-open po muna tayo ng Paint, katulad nitong Paint. And then, i-click natin, balik tayo dito sa dashboard natin ng Learn account. And then, i-click natin ang print screen doon sa keyboard. Then, automatic po, pagpunta natin ng paint, i-click lang natin tong paste. Kung kanina napansin ninyo, pale yung color niyan. Dahil nag-click tayo sa print screen, makikita ninyo na pwede na siyang i-click. So, i-click lang natin yan. Lalabas na yung printing screen natin. Sa-save natin siya. So, ilalagay ko siya sa desktop kasi para madali siya makita. Lalagyan ko siya ng file name na Learn Login. Save. Okay na yan. Pwede natin siya i-close. Pupunta naman ako doon sa link. Halimbawa, ay nagbigay ang teacher ng link kung saan mo ilalagay yung screenshot mo or yung picture na katunayan ikaw yung nakapag-login dun sa Learn account mo. So, halimbawa, meron kayong eto. Open ko na yung link. Ito yung link na galing doon sa teacher. So, dito ko i-upload yung picture na katunayan na ako ay nakapag-login sa Learn account ko. So, magra-right click lang ako dito. So, may makikita dito mga options. Upload files. Or, pwede rin naman dito sa gilid. May makikita kayong plus sign. New, i-click lang yon. And then, nahanapin yung file upload. Click yung file upload and then hanapin natin sa desktop yung sinave na file. Ang pangalan ng file natin ay Learn Login. Ito. Click lang natin yan and then open. And then, mag-upload na po siya.